Okay, what's up mga kabaryo? Kumusta ho tayo dyan? For today's video mga kabaryo, papakita ko sa inyo kung paano ang mag-install ng spandrel. Usually ang spandrel mga kabaryo ay ginagamit ho sa outside ceiling. Ano ho? Yung kisame sa labas ng bahay. Ito ho ang usually kagamitan ng spandrel para mas matibay siya sa tubig ulan. So ang mga kagamitang gagamitin natin is chargeable electric drill. Kahit saan ka mapunta, pwede mong dalhin ito. Hindi mo na kailangan ng extension wire. Cordless wire ho ito. At saka riveter. Ayan. Ito ang itsura po ng spandrel. Dali, ganyan siya. In order namin na mahaba para makatipid, ano ho, eh bahala na kaming mag-cut kung anong size ang kailangan natin. Meron din ho tayong molding. Ito ang gagamitin nating molding para maganda yung edge ng spandrel ho, para hindi makita yung dugtong, no? Ito ang magtatago sa mga dugtong para magandang pagmasdan. Disclaimer lang ho sa mga marunong na dyan, mag-comment lang ho sa baba kung ano ang mali natin para share-share tayo ng opinion, ano ho? Pero manood kayo, baka may dagdag kaalaman na mapupulot kayo, ano mga kabaryo? Sa mga bago lang sa channel na ito, mag-subscribe na ho dyan sa baba. Pakipindot na rin ho ang notification bell dyan para updated kayo sa mga marami pang video na i-upload natin. Sige, tara! Kapag magputol kayo, gagamit kayo ng angle grinder para hindi masira yung ano niya, yung figure niya. Yan. Dito yung slot niya, hindi yan nasisira. Kung gunting yan, mayupi. Pero ito, solid pa rin siya. Yung figure niya, siya pa rin. Balikan yan ho ang ginagawa natin. Ito sa loob. Mag-dressing ho tayo dyan. Pagkatapos, yung mga butas dyan, ha? Yung mga butas, lalagyan ho natin yan ng kahoy. Doon natin ipatako ang ating wall angle. Ang spandrel ho natin, side by side ho yan. May mas mahaba, malapad ng konti, may mas maiksi. Dito sa maiksi, ito yung female side ng spandrel. Siyempre, kapag female, ano, mga kabaryo, maintindihan natin na may slot ho dyan. Yan. May slot ho dyan kung saan dito natin ilalagay yung karugtong niya. No? Yung male side ng spandrel. Ito yung female side niya, dito yung slot, dito natin idudugtong. Patulad ho ng nailagay na natin, bale ito yung female side ng spandrel. Kung kaya, ilalagay natin ito, ayan, ganyan dito sa loob, tapos ilalagay natin dito, may slot ho dyan. Kaya tinatawag nating female at saka male. Yun ho ang tatandaan ho natin pag mag-install po tayo ng spandrel. Para okay ang alignment at saka matibay siya. Hindi yan hindi yan gagalaw kapag may hangin. Bale, ganyan namin siya nilagay. Bale, ito yung tinatawag nating wall angle, molding wall angle. Yan. Ininstall natin siya, pinako natin. Yan, pinako natin dito.
Ang ginawa natin yan, naglagay tayo dito ng, nag-drill po tayo sa concrete, nilagyan natin ng kahoy. Ano? Seam. Wooden seam. At doon natin pinako. Ayan mo siya. Dito naman sa parte dito, sa side na ito, may ano na po tayo dito. Yung fascia natin, fascia coveron natin ito. Ha? Dito sa parte dito sa loob, ayan, dito na natin yan nilalagay ang spandrel. Yan, dito na natin inilalagay ang spandrel dito sa parte sa loob ng fascia natin, fascia coveron natin. Okay mga kabaryo, naiset na natin lahat, ano? Naiset na rin natin ang ating fascia cover. Ito po ang fascia cover ho natin. Kung saan dito may ilalagay ang gutter ho natin. Ito. Ang fascia cover ho, kailangan level ho yan. Ginamitan ho natin yan ng level hose. Mula dito hanggang doon sa dulo para magka-level ho sila. Nakalagay na rin tayo ng wall angle dito ho siya. Ito ho yung wall angle ang tawag ko dito, yung molding kung saan ilalagay natin mismo dito sa wall. Ito ho ang patungan ng spandrel. Yan. Patong natin dito ang spandrel at saka dito sa fascia cover. Kaya in-install na natin ang fascia cover at the same time with wall angle molding. Ito ho siya. Tulad ho, nangasabi ko, dapat leveled ho yan. Gandong sa dulo. Para magandang signal. Pero hindi natin maiwasan. Sometimes may mga kamali ho tayo. Mga maliliit na detalyeng kamali. Pero okay lang ho. Hindi naman ho nakakasagabal yan.